Sabong Marino TV. So, muli, ito po si Kabarinong Ray. So, ngayon po, mag-ulitan po tayo. So, tamang-tama po yung nakapahinga na po yung ating postpag. So, mga 3 months po natin ito na pinahinga para makarecover po kasi ginamit natin ito noong last November. So, ngayon po, maganda na yung katawan niya. Pwede na po ulit siya natin gamitin. Pero this time po, ang gagawin po natin, magpupuro po tayo. Ito pong hawak ko mong ito ay Joe Good Gray. Ayan. Puro po ito. Tapos, ipukad po natin siya, ipaparis po natin siya sa dalawang Joe Good din na hen. Ito. Ayan. Pero maganda po niyan, meron po tayong isang gray dito na imported. Kay Joe Sanford. Mamaya papakita ko po sa inyo. So, napakaganda po na. Naisip ko na pa lang po parang ang ganda na maging resulta niya. So, ihahanda na po natin sila. Ipapriming natin sila. So, para condition na condition po. So, nung nagsisimula pa lang po ako magmanok, parang na-imagine ko po yun. Share ko lang po sa inyo na parang sarap makakita na yung mga sisig ko lumalaki na puro gray. Kasi po talaga ako, pan na pan po ako ng mga gray, mga talisay. So, gusto ko po yan. Makapag- yan po pangarap ko, makapag-breed ng kahit mga 20-30 piraso na gray na lumalaki po, alagaan ko sa kakirel hanggang maging stag. So, parang excited po ako ngayon kasi finally ngayon nasusubukan ko na mag-breed po na sarili ko pa. So, kahit po tayo backyard breeder, yun po yung gusto ko po talaga na nagawin at sinigun. Siyempre po, ihahanda po natin silang mabuti. So, maganda po, tama-tama, maganda po istasyon itong ating Jogood na to. So, pag nakapagpalabas po tayo ng maganda, i-update ka naman po kayo sa vlog natin. So, ngayon po, handa na siya. So, abot pa rin po ito. Magiging late born po siya. Pwede pa rin po natin siyang mapabanded. Papakita ko po sa inyo yung natin yung Jogood. Ito po mga kabakoy do. Pag titingnan ninyo, ang ganda ng mata niya. Saka so, maganda rin po, nakapahinga na rin siya. Nakapiko na rin po siya. So saktong-sakto po, tamang-tama na may paparis natin siya. So wala rin po siyang sapola. So, nagkukulay tingga po yung paa niya. So kay Sunpoint po ito, ito yung kanyang lagban. Ayan. 10225. So, ang gagawin po natin dito, para hindi po sila malaspag o masyadong ma-stress, hindi po battery type ang gagamitin natin na method na pag-dipig. This time po ang gagamitin natin, ano po, clock mating na lang po sila. So, tamang-tama po, tatlong unahin, sa Jogo Gray natin na nabistag. So, saktong-sakto po yan. Then, syempre po, pukanan po natin siya. Talagang tututukan natin siya. Kung ano yung mga kailangan nila suplemento sa breeding, ibibigay po natin sa kanila. So, pag may lababas po dyan na sa mga offspring nila na kulay tingga yung paa, for sure po, anak po nito. Puro naman po sila lahat. So, pag may lababas naman po na dalawang paa o puti, dito po yun sa Jogood natin ng mga inahin. Papakita ko rin po sa inyo yung medyo medium to high station na po siya. Ito pong inahin na to, isang taon kalahati na po, 18 months na siya. Yan.
So tamang-tama po, malaki na rin yung itlog niya. So saktong-sakto po sa breeding niya. Maganda na rin ang katawan nito, sakto. Pencil fit din siya. Ito po yung isa. Ang edad po dito, 1.5 years na rin po ito. So saktong-sakto po. Okay, update ko po kayo. I-prepare lang po natin ito. So kung dyan po sa mga bago lang napadaan sa ating YouTube channel, Sabong Marino TV, pa-subscribe na rin po. Pwede nyo rin po palang balikan yung mga yung mga una namin na uploads ng mga vlog. Meron po doon na mga battery type method po ng pag-breed namin. So marami po yan na video. So hanggang sa breeding po, sa itlog, sa incubator, hanggang sa pag-aalaga po ng sisiw, hanggang sa maging baby stock na po sila. Kompleto po yung vlog natin. So balikan nyo na lang po doon kung gusto nyo pong makita kung paano yung mga battery type method. Kung ano rin po yung mga procedure nyo. So muli, ito po si Kamarinong Ray. Papakita ko po sa inyo mamaya yung ibang steps. Dito ako dati naglalaway sa mga talisay ni Kuya Bal. Naalala mo? Ayun ko, oh, bagong-bagong ligo na mga chicks natin. Ayan oh. Isa rin pang way na bago natin pagsamasamahin yung mga ko natin, hindi pa magkakilala. Katulad po ito, yung dalawa magkatabi po yan sa battery type na cage. Yung isa, yung Joe Good na, yung Joe Sanford natin bago. Maganda po niyan pag medyo basa sila, doon natin pagsamahin. Para medyo unti-unti magkakilala sila. Para pag pinagsama na po natin sa breeding pen, hindi na sila magkakaaway-away, hindi na sila magkakasira. May max noon para pagbalik mo, dalawa bit-bit mo. Ayos. So, ito yung ating pan. Jogod. Yan mga kabakyard, sa ang unang-una po, D-complex kailangan natin. Turukan natin yung stag natin ng 0.5 D-complex. Yung mga inahin naman po, total mga hen na po yan eh. So kahit po 0.4, pwede po yan. And then ang painom po natin sa kanila, sa umaga. Ito po, mainom po ito, napaka-effective po nito yung breeder aid na to. Ayan. Then ngayon mainit, pwede po nalagyan natin bitumen pro. Then fresh water po ulit. Mamaya po, tukan na natin sila ng oxyrib. Para talaga masigurado natin na wala silang parasite sa mata.